Kumusta ulit, our dear viewers? Welcome dito sa ating channel. Itong video na to, ito yung pagbisita naman natin dun sa Twin Bamboo Bridge. After naming kumain, mag-lunch dun sa floating resto, yung Loboc River Cruise, sinuggest nung aming driver kung gusto ba naming dumaan muna dito sa Twin Bamboo Bridge kasi madadaanan din naman namin along the way papunta sa man-made forest and dun sa chocolate hills. Since along the way naman, pumayag kami na pumunta dito and eto na nga, andito na tayo dito. Basically, ano lang naman to, dalawang bridge na made up of bamboo. Sabi nung guide namin, nung bumagyo, yung bagyong Odette if I am not mistaken, nasira itong dalawang bamboo na to. And recently lang na-restore and yun nga, recently din binuksan for tourist. So may bayad yung entrance fee dito. Mura lang naman, around 20 pesos. Yun din yung ginagamit nila for maintenance ng yung twin bamboo bridge na ito. So dyan sa kabila, may community dyan sa kabila. Kinagamit din talaga nila itong dalawang bridge na to sa kanilang araw-araw na pamumuhay. And of course, para magkaroon sila ng source of income para ma-maintain itong dalawang bridge na ito, nag-decide na rin sila na buksan ito for mga tourist na gustong magpa-picture taking. Yung length siguro nito more or less mga 20 to 30 meters. And ayan yung makita mo. So across the river, medyo parang mababaw siya as compared dun sa river cruise na kung saan tayo nag-lunch. By the way, kung gusto nyong panoorin yung video namin about dun sa river cruise, browse nyo lang yung aming channel. And dito sa dulo ng ano, dulo ng bridge na ito is may mga stores din na nagbebenta ng mga souvenir items like t-shirts, mga food items, and the usual keychains. Medyo weird lang yung weather at this time kasi umaambon, umuulan, pero malakas din yung araw. And may mga mahiraman naman ng payong. But if you want, you can also bring your own umbrella. Ayan, nandito na tayo sa dulo. So meron talagang mga ginawang stalls. Yung mga stalls na to, ayan, ginawang mga tindahan ng mga souvenir items. May mga nagbebenta din ng pagkain, so if you want to relax din sa part na ito, pwede rin. Yan, kung napapansin nyo, may mga monoblock chairs and tables. Pwede kayong tumambay dyan. And may mga CR din. And based dito sa mga structure na to, mukhang recent lang din natapos itong comfort room na ito. Yan yung mga items na binibenta nila, so mga souvenir shirts, bags, salakot, mga sando. Almost all na ano, lahat ng klase ng souvenir items halos nandito na. Yan, so may mga coin purse, chinelas.
And may nagbebenta din ng mga ice cream and food. Ayan, so balik na tayo dun sa kabila. So ayan, yung bridge na ito is located dito sa Sevilla. Ayan, balik na tayo sa kabilang side. And dito naman tayo sa kabilang bridge tatayo, dadaan. Kung madami kayong dadaan dito, medyo magalaw lang. Nung time kasi na naglalakad ako dito, kaming tatlo lang ng mga kaibigan. And hindi siya ganun magalaw. So kung takot kayo sa height, baka hindi para sa inyo itong activity na ito. Pero since nandito na rin naman tayo, along the way naman to papuntang Chocolate Hills and dun sa man-made forest is dumaan na rin kami. And of course, para makatulong din dito sa tourism industry din nung municipality na ito. Ayan, so sa kabilang side, may mga bagong dating na family na bibisita din. Ayan, so wala lang. Yung activity lang na gagawin dito, basically, yung mag-picture-picture taking lang. Yan yung view na makikita mo, yung ilog. And yan. Yan, sina ate nagkukulitan sila sa kabilang bridge. And there you go. Ito yung makikita niyo pag bumisita ka dito sa Sevilla Twin Bamboo Bridge. Along the way lang din to, papuntang man-made forest. So kung may oras pa naman kayo, pwede kayong dumaan dito. And sa next video namin, papakita naman namin sa inyo yung pagbisita namin and picture taking sa man-made forest. So kung hindi pa kayo nakasubscribe sa aming channel para mapanood ninyo yung mga ina-upload namin na video, mag-subscribe lang kayo. And again, thank you for watching.